ako ay okay naman po dito. Ngayong araw na ito, meron pa akong gustong i-share sa inyo. Ito ay kung pwede bang mabago or ma-promote ang isang caregiver dito sa UK. At ang sagot po dyan ay pwedeng-pwede po. Pwedeng-pwede pong umangat ang isang caregiver dito sa UK. Pwede ka maging senior care assistant kung gugustuhin mo. At pwede ka rin maging nurse kung talagang meron kang will, yung determinasyon na maging nurse. Kasi may mga kasama ako na pumunta dito. Pare-pareho kaming caregiver. Yung iba is nurse na po sila. Kasi nag-aral po sila. Talagang sinabi nila sa sarili nila na hindi ako magiging caregiver habang buhay. Gusto kong mapabuti at mapaangat ang buhay ko. Kaya nag-aral po sila. Ngayon po ay isa na po silang ganap na nurse dito po sa UK. Pero hindi po yun ang topic natin ngayon. Ang topic po muna natin ngayon ay kung paano ka magiging isang senior care assistant or isang team leader sa isang nursing home or residential home. Bali, ang mga kailangan lang naman at tinitignan nila para ikaw ay ma-promote ay dapat ikaw ay may dedikasyon sa trabaho. So, unang-una yan. So, kung makikita nila yung determinasyon mo, yung pagiging reliable mo sa work, yung paano ka makitungo sa mga kapwa mo, yan yung mga ilang kwalifikasyon na tinitignan nila sa isang pagiging senior carer. So, yun dapat yung mga kailangan mong ipakita ka agad pagpasok mo pa lang sa isang nursing home. Bali, susulat ko pa dito or dito yung mga ibang mga katangian na dapat na pinapakita mo sa work mo. Pangalawa naman na may bibigay kong payo is dapat alam mo kung ano ang policies and procedures dun sa home na pinapasukan mo. Kasi kung halimbawa may itanong sila sa'yo, at least alam mo yung isasagot mo. Alam mo kung ano yung nangyayari sa paligid mo. So, isa rin yun. So, pangatlo, isa pa na dapat mong matutunan ay yung pakikisama sa mga kasama mo. Marunong ka dapat makinig, marunong ka dapat maki-communicate, makibagay. Kasi minsan, tinatanong nila yung mga kasamahan mo sa trabaho kung ano ang feedback nila sa'yo. Kung okay ba siyang magtrabaho, kung ano sa tingin niyo ang strength niya or weakness niya. So, isang bagay din yan na tinitignan nila. Pang-apat naman na dapat is yung mga nursing home kasi or mga company, kadalasan binibigyan nila kayo ng chance na i-enroll sa mga yung National Vocational Qualification na tinatawag, yung NVQ2. Ang NVQ2, ito ay 6 months lamang na, usually 6 months lang na ginagawa. May isang assessor na pupunta sa nursing home ninyo. Tapos, ito ay, ang programa na ito ay para lang ma-enhance or ma-improve kung paano mo i-deliver ang care sa isang pasyente. So, yun basically ang NVQ2. So, 6 months siyang ginagawa, may assessor na pupunta sa home ninyo, makikicoordinate yan sa manager. Kasi, i-observe kayo nung assessor ninyo kung paano kayo magpakain, paano kayo magpaligo, paano kayo makikommunicate sa mga tao, sa pasyente. So, yun yung mga gagawin ninyo. Merong practical yan at meron ding theory. So, yun yung NVQ2. Tapos, meron din naman yung NVQ3. Ito naman ay para sa mga most experienced na mga care assistant o mas malawak ang pag-aaralan mo dito. So, yun. So, dito sa UK, hindi imposible na umangat ang position mo bilang isang care assistant. So, kung gusto mo talaga, determinado ka, pwedeng-pwede kang maging senior care assistant at pwedeng-pwede ka rin maging nurse. So, sa lahat naman yata ng bagay, kung may determinasyon ka at kung gusto mo talaga na pag-igihin ang sarili mo, ang buhay mo, kailangan mo lang talagang pagdaanan yung process, yung proseso.
So, yun lang ang gusto kong i-share sa inyo na hindi habang buhay ay caregiver tayo dito sa UK. So, parang ako, naging senior care assistant na rin kasi ako. So, yun, na-enjoy ko naman yung position na yun. Kaya lang, yun nga, umuwi ako sa atin. Kaya bumalik uli ako dito dahil nga sa pandemya. So, back to basic ako. Pero, sa kasalukuyan, na-enjoy ko naman yung care assistant muna. Kasi, less stress, less responsibility. So, enjoy lang muna tayo. So, yun lang. Maraming salamat po ulit sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa. Kung meron pa po kayong gusto na i-vlog ko, i-share ko, please comment below. Kung may mga katanungan kayo, please don't hesitate na i-message po ako. And please don't forget to share, like, and subscribe dito po sa channel natin. So again, thank you for watching. Be safe. Bye!